Ang isang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na komunidad. Magandang araw sa inyo lahat, Purinit, Census at si Maria. Ang video na ito ay isang advocacy campaign ng Team A, Nativity of Our Lady, kung paano po protektahan natin ang ligtas na yaman. Ang mga susunod na video na ipapakita namin sa inyo ay ang mga iba't ibang paraan kung paano protektahan ang ating ligtas na yaman. Sana may aral kayong makukuha nito at hope you'll enjoy it. Kaya, kailangan nating mahalin ang ating kapaligiran para sa ating kalusugan. Hi everyone! Ako nga pala si Auntie Angelique Barawa. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig ng tubig. Tubig, isa sa mga araw-araw natin ginagamit po. Mapatao, hayop o halaman. Lahat ng nabubuhay dito sa mundo, tubig ay isa sa mga bagay na hinahanap natin. At kung wala ang tubig, mahihirapan tayo mabuhay. Sa ngayon, ilog at lawak kung saan tayo tumukuha ng tubig ng konsumo ay hindi malinis. Madaming basura ang nagkalag dito at tayong mga tao ay may kasalanan. Para mapanatili nating malinis ang tubig, tayo ay magtulungan sa paglinis at sumali sa mga events or di kaya mag-voluntaryo. At tandaan, ang pagtutulungan ang tulay para matupad ang mga pangarap. Hi everyone! Ako nga po pala si Kayla Jemin Abakahin at pag-uusapan natin ngayon ay kung gaano nakakatulong ang halaman sa atin. Ang halaman
naman ay napaka-importante hindi lang sa ating mga tao at kundi sa mga hayop din. Ito ay nakakatulong sa pamamagitan ng paglikha ng preskong hangin at maliban dito, pwede din tayong magtanim ng gulay o prutas para kung magigipit tayo sa pera, meron pa rin tayong mapagtukunan na pagkain. Alam niyo ba, ang bawat patak ng tubig ay mahalaga. Para maiwasan ang pag-epekto ng tagtuyo o El Nino, meron ang tips para sa inyo. Una, matapos gamitin, tiyaking nakasira ng maayos ang gripo sa loob at sa labas ng tahanan. Dalawa, magtipid ng tubig sa pagliligo. Gumamit ng tambal at tawo sa halip na shower. Paano magtapon ng maayos ng basura? Dapat hindi itapon saan man ang basura, kundi sa tamang lagayan lamang. Kung magtapon ng basura, dapat magbukod-bukod rin ang iyong basura sa iba't ibang lagayan. Dalhin ang anumang basura na maaaring magamit muli, tulad ng mga laruan o damit, sa isang pangalawang tindahan upang ibenta muli. Dalhin ang mga recyclable tulad ng baso, plastic at papel sa isang lokal na sentro ng pag-recycle. Kolektahin ang anumang natitirang basura sa isang basurahan at ilagay ito sa iisang basurahan. Tandaang isteal ang tutok upang ang mga hayop ay hindi makapasok dito. Upang tayo ay makatipid ng tubig, siguraduhin nakasara ng maigi ang gripo upang maiwasan ang tulo. Magkabit ng low volume o high pressure nozzles o flow constrictors na makakatulong sa mabawasan ang water usage ng hanggang 50%.